Rins Gupit TV. Barber chair na mura ang hanap mo. Ipakita ko sa inyo na ang ginamit ko ay from scrap material at ginawa ko itong barber chair. Ito na ang finish niya. Noong una yung sa ibaba, hindi yun yantas at pinalitan ko ng yantas. Dahil kapag gulong yung nasa ibaba, delikado ito, baka tumakbo kapag nag-ahit ka, baka masugatan ng customer at magsilintir. Ngayon, ipakita ko na sa iyo kung ano ang pormada nito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Yan. Kanyang apakan. Yan, stainless yan at flat bar. Pinakita ko sa inyo kung gaano yan katibay. Dahil nung una, pag tubo lang, masisira siya. Yan ang original na apakan ng ano, office barber chair na bininta sa scrap o sa junk shop. Hindi ko lang kinuha para mas lalo siyang tumibay at hindi basta-basta masira. Ayan, tubo yan. Lagyan ko ng tubo yung flat bar na 3-foot sa ibaba para lalo siyang hindi mabagsak dahil wini-welding yan ng solid na welding, yung himbis na tinatawag o parang solido siyang nag-crown. Yan, pakita ko sa inyo yung sa itaas niya. Ayan, sa upuan yan, bandang upuan, pwede yan na ma-open para makuha yung dumi dahil isang buwan ko na siyang tinitestingan kung gaano siya katibay para kung mayroon mang gumagawa ng tulad nito ay hindi sila maghihinayang dahil masulid talaga. Tinistingan ko na to. Yan ako, nakita nyo. Yan, ginagawa ko na konting circle sa likod. Lagyan na lang headrest. Pwede yung headrest ng isa kong upuan. Pwede pasok yan. Makaikot ito. Pwede iikot mo to. Yan yung hinawakan ko. Original pa yan sa office sa broken chair na nasira na at bininta sa junk shop na binili ko ng 150 pesos. Hindi ko nang pinalitan dahil matibay pa siya. Ayan o, yantas o. Mabigat yan, hindi yan siya madaling kapag malaki yung customer, hindi siya matutumba dahil mabigat yung yantas. Dahil kung gulong yan, delikado pag malaki yung customer, baka tumakbo, masugatan tayo yung customer. Ayan, yun sa likuran yung hinawakan ko. Original pa yan sa office barber chair. Hindi ko na lang yan pinalitan dahil matibay pa siya. Ang ginawa ko, ako na mismo nag-postre niyan dahil may tucker naman ako. Ginawan ko na lang ng paraan. Yan tubo niya. Yan tubo niya. Matibay yan dahil may flat bar sa likod. Hindi na basta-basta mag-rack. Stainless yan at pinunturahan ko lang. Nung una, yung tubo pa lang ang ginagamit ko, mag-rack siya. Ang ginawa ko yung paraan, lagyan ko ng flat bar para lalo siyang tumibay at hindi na mag-crack. Kaya tingnan nyo, may duming konti. Yung nasa gitna, original pa yan, kahit i-open nyo. Yung chair nyo pang opisina, ganyan ang formada niya. May lagayan ng bolt, kinuha ko na lang para hindi ko matagalan magtanggal kapag maglinis ako sa ilalim. Ayan, pwede mo lang isara, kunin mo. Hindi mo siya basta-basta makuha dahil angle bar yun na linagyan ko ng upuan na marine na report at lagyan ko ng konting cushion para lalong gandang upuan siya. Ayan, pwede mong ipasok yung headrest dyan dahil nakasukat na yan at ginawa ko na yung formada doon. Kinuha ko yung forma yung ng isang bangko ko para magka-match lang sila yung headrest. Isa na lang headrest ko gamitin kapag magamit ako. Pwede ko yung palit-palit na lang dahil hindi naman sabay magpaahit yung mga customer. Minsan lang magpaahit, minsan din wala. Ayan lang ginagawa ko, dalawa lang headrest at iba kong mga upuan, ganyan ko na lang ginagawa, isa lang dahil pareho silang sukat. Pwede ko rin din na pagawa ng isang headrest pero sa ngayon dahil hindi pa marami yung customer, isa lang muna yung pinapalit-palit ko na headrest. Ayan yung finish niya. Medyo nasisira na yung mga pintura dahil isang buwan na siya. Dahil sira yun dahil brush lang ginagamit ko. Kapag spray siguro ang ginagamit.
mas matagal siyang kumapit. Pero ngayon, nagtitipid tayo, gumamit na tayo ng brush. Pwedeng kunin yung headrest, ilagay mo sa ilalim, pwede, dahil may mga butas yung yantas. Ngayong krisis ang panahon, kailangan natin ang mautak na paggawa. Yung mura ang magastos, dahil hindi pa madami yung kita natin. Saka na tayo gumawa ng mga hakbang ng magandang mga gamit kung mayroon na tayong pera. Tapos ngayon, gipit pa tayo, gumawa tayo ng paraan. Gawin natin yung mga lumang bagay na hindi na magagamit, gawin natin ang paraan para magamit muli na hindi tayo gumastos ng malaki. Ganyan lang, nasa atin lang yan ang paggawa at kumawa lang tayo ng paraan para hindi tayo magagastos ng sobra-sobra. Dahil ang kita natin ngayon ay kulang dahil sa krisis na ating naranasan sa ngayon. Tayo na mismo ang gumawa ng paraan. Tayo na mismo ang gumawa ng ating dapat gawin. Huwag na tayong maghintay ng ibang magawa dahil nasa atin yan. Nasa atin ang paggawa, ang mautak, madiskarte, na hindi tayo makagastos ng malaki dahil konti pa naman yung kita natin. Dapat isabay natin ang ating paggastos na hindi malaki. Saka muna tayo bumili ng mamahalin kung malaki ng kita natin. Kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan i-subscribe. Maraming salamat po.